Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito yung ating collective love reading. Take only what resonates. Hindi ito magre-resonate sa lahat. So kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa iyo. Kung hindi mag-resonate, okay lang 'yon. May mga next readings pa tayo. If you want, pwede mo naman i-check yung ibang videos natin, and kung gusto mo magpa-personal reading, Jing Tarot Reader, search mo na lang siya sa Facebook. Siya yung pwede magbigay ng personal reading sa'yo. Okay, again, this is for collectives. Kapalaran sa pag-ibig. Let's start your reading. Your main energy is the Page of Pentacles, Stars, Virgo, Capricorn. Energy, what's with the Page of Pentacles? Knight of Cups. And then, kunin naman natin yung sa side ng kakonek mo or person mo. The Death card and Seven of Pentacles, Stars, Virgo, Capricorn energy. Cancer, Scorpio, Pisces. Yan, Major Arcana. The Death card. Okay. So, sa nakikita natin dito, I feel like, nag-focus ka sa mga bago eh, mga bagong opportunity. Yung iba sa love, bagong love or whatever. Pero yung iba, kung wala namang bagong love, pwedeng sa opportunities lang, no? Pwedeng kung ano lang yung mga dumadating sa buhay mo ngayon, willing to accept ka dito sa mga bagay nito. Especially na may kinalaman sa pera kasi nandun yung pinaka-interest mo eh. And itong pinaka-connection na ito, nakikita natin dito with the Knight of Swords na both of you are actually walking away sa situation, umiiwas, lumalayo, ayan, moving on yung iba with the Six of Swords. But the love is still there with the Ace of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces energy. Andun pa rin yung love eh. Lumalayo, umiiwas lang, pero maybe for some of you, nag-e-expect pa rin ng message. Nag-e-expect pa rin na yung person na ito ay mga musta man lang, ano? And some kind of ending ang nangyayari sa inyo dito with the Death card, pero walang ginagawa yung person mo. Yun nga, kasi nga pareho kayo nag-iiwasan. Wala siyang ginagawa dito sa connection na ito. Alam niyang nag-e-end. Okay? Or ang feeling niya is nag-end na talaga. And with the Page of Pentacles, pinapakita mo na wala kang pakialam. But in reality, with the Knight of Cups, you still do want this love. Gusto mo pa rin yung love na ito. Na i-accept. But hindi, pero hindi ang i-offer. Maybe you want to accept this person's love kung manggagaling yun sa kanya. Kung siya yung mag-offer sa'yo, willing kang i-accept yun. Pero hindi manggagaling sa'yo na ikaw yung mag-offer sa kanya. Tinatry mong mag-move on, pero in reality, alam mo eh. Alam mo sa sarili mo kung ano yung nararamdaman mo dito sa person na ito eh. Nag-move on ka lang kasi wala ka naman kumbaga, nag-move on ka lang kasi wala ka naman nahihita sa mga sa kanya eh. Lalo man siyang ginagawa eh. Diba? So, ano yung nasa isip mo towards this person? Ten of Cups. Justice card, Libra energy. Okay, ang nasa isip naman niya sa'yo is the Nine of Wands and the Eight of Pentacles. Okay. Nasa isip niya, you're busy. Tingin niya, you're busy. Actually, mas nakikita niya yung mga challenges ngayon dito sa connection na ito. And ikaw naman, pwedeng ang focus mo ngayon is maybe family. Gusto mo pa rin, actually, with the Temperance, ano, this is like a waiting card.
Andito pa rin, naghihintay ka. Pwedeng naghihintay din yung person mo, pero hindi masyado. Kumbaga, hindi siya masyadong nag-i-expect. Pero naghihintay siya, pero hindi siya masyadong nag-i-expect. And then ikaw, pwedeng naghihintay ka na maging totoo siya sa'yo, na maging tapat siya sa'yo, sabihin niya yung totoo. Naghihintay ka na sabihin niya sa'yo yung totoo, kasi hindi ka naniniwala sa kanya eh. Diba? And yung person mo naman, mas nangingibabaw sa kanya yung negativity, negative. Kaya maaaring mas nauuna niyang nakikita yung mga challenges, yung mga kamalian, yung mga hindi dapat gawin. Ayun. So, ano yung emotions mo? Or yung emotions ninyo para sa isa't isa ng person na ito? Do we the King of Pentacles? Knight of Swords, the High Priestess, and the Four of Swords. King of Swords is at the bottom of the deck. Ito, hindi kita ililiteral kung ano yung emotion niya. Kasi kung ano yung nasa pakiramdam mo, yun yung totoo. Malakas ang energy na yung nararamdaman mo, yung intuition mo. Kung ano yung sa pakilasa mo na nararamdaman itong taong ito para sa'yo. Totoo yun. The King of the Knight of Swords, this is your emotions towards your person. I feel like nandun yung care mo para sa kanya. Pero palaban ka eh. And with the King of Pentacles, parang yeah, yung iba sa inyo, nakikipaglabanan ka dito. Sige, patigasan tayo. Sige, patigasan tayo. Parang ganun. And with the King of Pentacles, I feel like lagi mo pa rin siyang naiisip. So, nandun yung pagpapahalaga mo sa kanya, sa person na ito. Pero, alam mo yon, yung parang, ay hindi, mag-focus na lang ako sa mga material na bagay ngayon, sa mga kung ano pa yung mga dadating sa buhay ko when it comes to money, career, etc. Yung person na ito with the Four of Swords is really guilty. Guilty siya sa kung ano yung nasa intuition mo eh. Guilty siya dito sa emotions na ito. Pero ikaw, pwedeng hindi mo na rin masyado pinaniniwalaan yung intuition mo sa ngayon dahil wala ka naman nahihita sa kanya. Pero kung sabi ko nga sa'yo, yung intuition mo, yung nararamdaman mo sa kanya na tingin mong yun talaga yung feelings niya, totoo yun. No? Trust your instinct, trust your intuition. So kung nararamdaman mo na galit siya sa'yo, yeah, this person, nakakaramdam nga siya sa'yo ng ganun. Kung nararamdaman mong mahal ka niya, then yeah, your person still loves you. Okay, what will happen in the future sa inyong dalawa ng person na ito? In the near future for collectives, please. In the near future for collectives, please. One last shuffle. Okay, thank you, Spirit Guides, Angel Guides. Sa future, Five of Wands is here. Queen of Pentacles. The Shadow Side. Nine of Swords. And the Queen of Cups. Clarify the Queen of Pentacles, please. The Wheel of the Year and the Queen of... and the Six of Swords.
Knight of Pentacles, yan, at the bottom of the deck. In the near future, na mas nakikita natin dito na mas nauuna sa'yo yung galit, yung inis, yung parang bahala ka dyan, parang ganong energy sa person mo. And then, you are focusing dito sa Queen of Pentacles, which is, this is you, na nagpo-focus sa stability mo, career mo, at sa mga tao sa paligid mo na mahalaga sa'yo. You're making changes for yourself and for the people around you with the Wheel of the Year. Nakikita natin na nag-move on ka with the Six of Swords and bahala na siya sa buhay niya. Parang ganun. Hindi ka na nagpo-focus sa energy niya. With the Shadow Side and the Nine of Swords, this person is facing his or her karma. Daming problema, daming pagsubok, ang daming stress. Walang willing tumanggap sa kanya. With the Queen of Cups, yung person mo is ino-open niya yung sarili niya sa lahat ng papasok pa sa buhay niya. You know? And, kaso wala nga eh. Wala nga willing tumanggap. Wala nga willing intindihin kung ano yung ginagawa niya, sitwasyon niya, etc. Dami niyang problema in the future. Hindi nga lang siya lumalapit sa'yo kasi mataas ang ego niya. Pero anong gusto niya mangyari? Kailangan niya ng tulong, but in the future, mas nakikita natin na naghihintay siya na ikaw yung kusang magbigay, ikaw yung kusang lumapit with the Ace of Wands and the Three of Wands. This person miss you. Nami-miss ka niya in the future, pero mataas talaga ang ego niya. Siya yung may kailangan, pero ikaw yung gusto niya lumapit. And in the future, nakikita natin na may mga bagay siyang itetest, which is mga new beginning sa kanya, new work, new career, or whatever. But this is something new na may kinalaman sa pera. And with the Nine of Swords, ito yung isa pa sa nagiging problema niya kasi pwedeng may mga rason, no, na pwedeng hindi nag-work out, pwedeng yung iba, o gusto niya itong new beginning na ito, pero kailangan niya ng pera para masimulan itong new beginning na ito, parang ganun. Nagkakaroon siya ng problema because of this new beginnings. And then, ang gusto niya mangyari is ikaw yung mag-reach out with the Seven of Wands. Pero hindi ka ganun katanga eh. With the Queen of Pentacles. Hindi ka ganun katanga. Matalino ka. Magaling ka. Madiskarte ka. Ayun. So, yeah. You have already moved on here sa situation nito with the Six of Swords. At saka mas ini-embrace mo na itong mga bagong dumadating sa'yo. Thank you for watching. Sana nakarelate kayo, nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam PTV Virgo Philippines, Dapit Hapon TV, Water Sign Philippines, Madam P Vlogs, Libra Philippines. I love you all guys. Thank you for watching and bye-bye.